Sa puntong ito, kamustahin po naman natin ang sitwasyon sa Manila South Cemetery. Nandoon live si Joseph Morong. Joseph? Mike, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng ating mga kababayan dito sa Manila South Cemetery kahit bukas pa nga yung mismong undas. Sabi ng pamunaan ng sementeryo ay pwede na mag-overnight. Yun nga lamang ay bawal magdala siyempre ng alak at saka yung mga matutulis sa bagay at mga sounds. Ang tingin nitong Manila South Cemetery ay kahit nag-long weekend ay malamang bukas pa raw talaga yung pinakabulto ng ating mga kababayan na pupunta sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay dahil yun na yung kanilang nakaagulian. Iyak ng iyak ang dalawang taong gulang na si Miguel. Naligaw kasi siya sa paglalaro at inahanap ang kanyang ina. Ilang sandali pa dumating ang nanay niya si Odessa Rodolfo. Nalingat daw siya sa pagbabantay ng kanyang paninda. Malimit mga bata ang nagkakandawala kapag ganitong maraming tao sa sementeryo. Kaya ang Manila South Cemetery naisipang lagyan ang mga bata ng name tags na may phone number ng kanilang mga magulang. Isang araw bago ang undas, marami na ang piniling pumunta rito sa Manila South Cemetery. Kahapon, pumalo sa 25,000 ang nauna ng bumisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Sa drone shot na ito, kita ang lawak ng sementeryo na 25 hectares. Nasa Makati pero nasa pamamahala ng siyudad ng Maynila ang Manila South Cemetery. Katabi lamang ito ng mga gusali ng Makati. Maluwag pa hanggang kaninang hapon sa sementeryo. Nakabawas ang mga pumunta nitong weekend pero posibleng mas marami pa rin ang pumunta bukas. Ang pamilya ni Joan Tagolinaw ngayon na bumisita. Every year, 31 kami lagi pumupunta para ganito. Pero mas maluwag lang siya ngayon kaysa last year. Pumunta sila dito nung weekend para maglinis lang. Baka bumalik din sila ng one. Kasi traditional ng Pilipino yun na talagang one, pupunta pa ulit sila. Nag-inspeksyon din ng NCRPO dito. Bukod sa mga polis, may nakasuporta din mga sundalo. Ilan pa sa mga paalaala ng mga otoridad, iwasan ang pagsisiga ng mga nilinis sa mga puntod. Mabuti na lamang at naagapan ng mga sigang ito kung hindi abala ito sa mga bumibisita. Maaaring lumaki po yan, mas malaking usok, mas malaking perwisyo. Mike, dun sa ating mga kababayan na pupunta ngayong gabi o bukas ay meron po tayo para sa inyong konting kaginawahan yung tinatawag natin na servisyong totoo booth. Nasa harapan lang po yan ng Manila South Cemetery. Pagpasok niyo po ay makikita niyo yan o may libreng tubig kayo dyan. At kung gusto niyo magdagdag ng bulaklak sa inyong mga mahal sa buhay, ay meron din tayong pinamimigay na mga rose. May mga candy rin at pwede rin kayo mag-charge ng inyong mga cellphone kung halimbawa nalimutan niyo inyong mga charger. Hanggang alas 10 yan, mamayang gabi. Tatagal naman yung servisyong totoo booth hanggang dos na po yan para po sa inyo yan. Mike? Joseph, ang mungkahin natin sa mga magulang sa pupunta sa Manila North at South Cemetery, sa bungad pa lang, namimigay sila ng ID para sa mga bata o sticker. Nakasulat doon yung pangalan ng bata at cellphone number ng magulang at address. Ikuha nila yung mga bata at ilagay para sakaling mawalay man sa mga nakatatanda ay madali silang magkahanapan. Maraming salamat, Joseph Morong.